So mga boss, bago tayo magpalipad ng drone, ito yung mga dapat yung tandaan, ano. Dapat okay yung GPS signal niya, at least 9 pataas, no, para at least mag-ano yung home point ng ating drone at hindi siya mawala. Ayan, dapat yan, tignan niyo yan. Tapos dito mga boss, yan sa tatlong tuldok na yan mga boss, yung 3 dot na yan. Sa safety, so pwede mong i-set up yung max altitude, so gaano kataas ilipad rin yung drone mo, mag-a-alarm yan pag na-reach mo na yung limit. Max distance, pwede mo rin i-set yan, pero sana ngayon nakaset yung no limit. So pero pang mga beginner, dapat i-set nyo yan. So sa RTH altitude, ayan, dapat naka ano yan, nakaset din yan, kasi pag masyadong mababa yung RTH nyo, baka mamaya pag umuwi yung drone sa inyo, bumangga kung saan, medyo taasan nyo talaga sya. Tignan nyo yung paligid kung gaano kataas, para at least hindi sya sasabit, para sakto yung pagkakaano nyo. Ayan, tapos dito pwede rin kayo mag-update ng home point pag once na nakakaano na si drone, nakalipad na. Tapos dito yan, compass calibration, tapos IMU normal yan, pag-ano rin, pagka-calibrate rin yan. Yan, battery info, yan. So yan, advanced naman. Yan, dapat baguhin nyo rin yan sa advanced safety settings. So baguhin nyo yung signal loss, dapat return to home, para pag nawala yung signal ni drone, uuwi siya ng kusa, no? Hindi siya yung, hindi siya mawawala. Kasi pag hover lang, yan, ang mangyayari lang dyan mga boss, kung saan siya abutan ng no signal, doon na lang siya hanggang sa malobat siya. So hindi nyo makukuha yung drone nyo pabalik. So kaya importante yung return to home, maset nyo dapat yung naka-return to home. Tapos emergency propeller stop, pang ano lang, emergency only lang. So nasa sign na yun pag papatay mo. Tapos meron dito yung payload mode. So dito mga boss, pag nakasaksak yung ano mo, prop guard, kailangan mo yan i-on. Pero ito hindi ko advisable to sa mga nasa field, kasi hindi mo mapalipad ng mataas at malayo, kasi hirap siya gawa ng paghumangin, nahihirapan siya, no, mag-a-alarm siya na mag-a-alarm. So yung ano, yung propeller guard, advisable lang niya kung sa mga bahay ka lang nagpapalipad, ano mga boss. So yun lang yun. Tapos dito naman sa controls, yan, pwede mong baguhin yung flight mode, pwede mong gawing sinis mode pag magagawa ng mga cinematic shot, mabagal lang yung drone dyan. Tapos position mode, ayan, pati yung sports mode, ayan yung sports mode, yung mabilis yung takbo niya. Ayan, so position normal lang yan, okay. Pwede mong sukatin by meters, kilometers, pati imperial. Pag imperial, alam ko yard yan eh, no? Tapos dito naman gimbal mode, meron dalawa siyang option, follow mode. Tapos yung FPV, parang na to eh, first person to na ano eh, na tagang pag nagtilt yung drone mo, nagtilt din yung camera. So para siya nakapix lang, mga ganun boss. Tapos dito naman sa advanced gimbal settings, ayan, yung pitch speed, pag angat, pati yung pitch smoothness, ayan. Sa bilis yan mga boss, bilis ng pag-angat ng baba ng ano, angat baba ng gimbal ng camera. So set lang natin ng 5 para ma-smooth. Yan, may calibration din ng gimbal kung sakali. Tapos dito, stick mode. So ano yan, ang standard dyan mga boss, mode 1. So pag naka mode 1 tayo mga boss, ano kasi yan eh, ayun yung by default. Kaso syempre, hindi ako sanay sa ganon, mas sanay ako sa ano, mode 3, yung parang siyempre naglalaro ka ng mga online games, naglalaro ka ng LAN games. So yung natural na control natin doon, so ayun yung control ko, no? So pwede rin dito yan custom, pwede ka rin mag custom dito yan. So nasa inyo na yung mga boss, kung saan kayo komportable, doon yung ano, ayun yung gamitin yung controls. Yan, meron rin dyan flight tutorial sa mga beginner. Okay, yan dito sa size ng camera, pwede mo rin baguhin. 16x90 o 4x3. So ako naka 16x9 ako. Yan, pwede mo rin format yung SD card mo dyan. Yan, tapos dito advanced shootings. Dito histogram. So yung histogram, para ano yan mga boss, para yan sa diyan mo makikita yung exposure ng camera mo, kung masyado siyang maliwanag, kung masyado siyang madilim. So ayun yung pinaka indicator mo mga boss. Tapos yung
Overexposure warning. Kapag naka-on yan mga boss, yan yung makikita mo sa screen na zebra lines. Kapag masyadong exposed sa liwanag. So ayan, may grid lines din siya, may AX grid lines. So ako, ang ginagamit ko lang dito yung ayan, yung ayan, yung itong nasa gitna, pati itong dot. Okay, yung X hindi ko masyadong ginagamit yan. Yung video subtitle, hindi naman, wala naman function yung catch when recording ito. Pag kada ano nito nagre-record to, sumata ko sa memory to. So hindi ko advisable tong ano, catch when recording, no. So yun. So ito naman, transmission tayo, manual. So mas maganda naka-manual tayo mga boss, para mapili natin yung saktong frequency. Kasi dito, pag naka-auto kasi tayo, posible punta tayo dun sa congested na signal na 2.4 GHz. Pero syempre, masyado nang crowded mga boss yung ano eh, 2.4 GHz. So dapat dun tayo sa 5.8. Kasi sa 5.8 wala halos gumagamit nun. So dun tayo sa transmission na yan. Kaya yan, nakaset na tayo. So yun mga boss, ayun lang yung mga dapat yung tandaan bago nyo palipar yung drone, no? So ngayon mga boss, titake off na natin siya. So ito na mga boss, papaliparin na natin si Darna. Ayan. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Hello. Okay, boss. Okay lang, boss. So ayan mga boss, napakaganda ng kuha mga boss. So sport modes tayo mga boss. So so ayan mga boss, 100 meters. So ayan mga boss, ito nga pala mga boss, ito yung magandang features nya. So pakita lang natin. So may return to home sya, pwede natin syang pauwin. Pitutin natin itong button na to. Ayan. Go home. So uuwi syang kusa, ayan. Harap sya ngayon dito kung saan yung location natin. So ayan mga boss, huwag nyo nang pansinin yung mga lines and zebra lines kasi overexposure tayo, gawa ng against the light. Kasi nakatutok siya dito sa tapat ng sinag ng araw. Ito na boss, oh. Landing. So ayan siya mga boss. So ganyan siya, nauwi siya ng kusa, pero cancel natin RTH. Hello boss.
Ah, sige, sige, wait lang boss, ah. Sige, sige, sige. Wait lang, wait lang, wait lang. Baba ko lang, wait lang. Game. May maganda nga palang features tong ating Mavic Mini, which is yung quick shot. So try natin tong drone. Pero nakalagay sa kanya 30, kaso hindi mo nasusunod yung ganun eh. Gawa ng depende yun sa paggamit din eh. Depende sa lakas ng hangin, ganun. So ngayon mga boss, try naman natin itong racket. Masakit na siya. Ngayon try naman natin mga boss yung circle. 3 2 1 siya. Kung ngayon mga boss, try naman natin itong helix. 3 2 1 Log. Hello boss. Ay, wait lang. Nasaan ka? Saan na yan boss? Nasaan ka lang ngayon boss? Hindi mo makita? Hello, hello, hello boss, ano yan? Okay, ma'am.
Ay! Dumaan ka sa ano? Ganto na lang, boss! Mali ata dinaanan mo eh. Balik ka sa mamatid. Doon sa barangay mamatid. Sunduin na lang kita. Kasi iba yung dinaanan mo, boss eh. Ang dinaanan mo doon sa may Clarmil. Hindi ka dumaan sa may Mabuhay. Ah, ganda na lang, kita na lang tayo sa ano. Iwan ko na lang muna dito, may kasama naman ako eh. Sundin na lang ito sa Mamatid. Ah, iba sir, doon sa barangay hall ng Mamatid, meron din doon malaking bukis eh. Kala ko yun yung iniisip ko na pagkikitaan natin. Nandun ako kanina eh. Kasi pag doon, hindi natin maano ng husto kasi hindi open wide yung bus eh. Okay lang sa'yo kahit di masyadong. Nakita niya po yung sinend yung pictures. Alin boss? Ay, itong ano, 1 minute, yung nakalagay. Wait lang. Pwede naman dyan. Gusto mo dyan na lang, boss? Kasi may malapit kasi dyan, ano, boss, eh. May malapit na cell site dyan. Pero pwede naman. Punta ako dyan. Dyan na lang kung gusto mo, boss. Oh, sige. Dyan na lang, boss. Kita na lang tayo sa ano, sir, boss? Sa ano? Sa barangay. Ah, oh, barangay Lohol na Mamatid. Nakaano ako, boss? Naka-supremo ako ng motor. Anong motor mo, boss? Naka-Honda Beat po, kulay green na jacket. Ah, sige, boss. Punta na ako ngayon, boss. Sige, boss. Sensya na, ha? Sige. Okay. Yeah, sige. Tara, Darna, uwi ka na. So mga boss, dito na natin tatapusin ang ating video dahil naghihintay sa atin si Boss Julius. Hindi na ating DJI Mavic Mini